Live yan, live. Hi guys. Hello. Ah, Jerome. Laki na ng group 1 ah. So, nagamay ako. Fortunately na kahit naman ako, pero senior level din ito. Akala ko may coach na ako. So, ay, tata mamaya. Mamaya muna. Naiya lang ako sa inyo, kaya doon lang, ano, dito lang muna tayo. Tsaka yung pa yung tickets ko eh, so. Ay, hindi ko sabi. Kita. Okay, so lumipat kami rito kasi maingay dun sa kabila eh. Sa mga gustong sumunod, nandito lang kami sa may bandang amphitheater. Oh, yung palakpakan pa rito. So sa may bandang, ano ba to? Elements at Central. Ito yun. Elements. So, may parking area ng Sentries. So if you wanna follow, go lang. Malamang magiinom kami mamaya. So mga around 4 PM siguro. Actually, ginawa namin pag groupings lang muna, pakilanlan, sharing ng mga experiences. Then siguro after that, we will have them have a representative each group. So to talk in front of the whole meetup and share yung ano man yung share nila doon sa group nila, share nila in front of the whole ano na whole meetup na. Sa mga di makapunta, sana next time makapunta kayo. Nagtatrabaho pa ata, ano? Trabaho ba yan? Tapos mo na yung sa top mo. Oh! Ano? Kulit nga eh, parang ano lang eh. Masagot ko naman ng Q&A. Masagot ng Q&A. Ako pinagpapawisan eh, ang init eh, putik. So, pamain na lang po kung sino po yung gusto nyong imain. Bihintay sa isa. O baka mga employer dyan, gusto nyong hire yung mga ano, di ba? Oh. Grabe, sunburn na yata ako. What the hell? So, dyan sila. Sharing their experiences and struggles about shifting into the tech industry. In a few minutes, mag-group together na tayo. At
time na ba? 3:54? 6 minutes pa. Around 33 people ang pumunta. It's great, great. Tips sa cybersecurity. Actually, di ako cybersecurity professional. But I have... meron kaming in-interview na cybersec professional dati na nag-shift din. Hindi ko pa na-upload yung video. So probably over maybe next month, tatry ko i-upload yung video. Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. Upload ko sa YouTube yung video ng interview namin. And so many very valuable insights yung nakuha namin doon. Cybersecurity is one of the hardest industries to get into. Even if you're a graduate of IT and computer science, hindi siya ganun kadali pasukin. So, yeah, I hope that will be helpful to you. And, yan, abangan nyo lang yung video. Iba kasi yung ano eh. Iba kasi yung cybersec eh. Iba yung approach. And it's a fast-moving industry eh. Like, para kang nakikipagabulan dun sa mga attackers, di ba? So, may mga bad attackers ka. They're trying to figure out ways how to penetrate systems, how to exploit systems. So, ikaw naman, as a cybersec engineer, you will have to anticipate that. Anticipate how they think, di ba? Ano yung mga possible exploitable things sa software. So, it's a very fast field, very exciting field, but also very hard to get into. But possible pa rin naman siya. So yun nga, abangan nyo na lang yung video ng cybersec interview namin. CMS, that depends. Yung marunong sa CMS. Marunong, but not really. Hindi ko siya forte. I'm more of a JavaScript developer. So, yun talaga yung expertise ko. More on React.
React, Node.js, GraphQL. But CMS, not really. I have some bit of experience, pero I wouldn't say na pwede ko siyang gawing career. I would, I could if I wanted to, syempre. Kung ano, pwede ko siyang pag-aralan, really get serious about it. But currently, masaya ako sa current na career ko eh. So, I'm a JavaScript developer, so... Yeah. Although sa current company namin, CMS yung nagpa-power ng ano namin, ng database namin, ng whole system. Tapos binubuo namin yung front-end and microservices to support kung ano yung di kaya ng CMS. So, ganun kami. Although, may plans kami to move out of the CMS. Thank you sa mga nag-view. Oo naman. Basta okay lang naman yan. Basta nagbabayad, di ba? And if you're enjoying what you're doing, bakit hindi, di ba? Pangit siya pag hindi mo na-enjoy. So be sure na na-enjoy mo siya. Hi, Matt. Thank you sa question. Go to techcareershifter.com. May mga links doon to how to get started. Meron kaming guides. So, go to techcareershifter.com. Try ka muna doon, then join our community. Sana makatulong sa'yo. Si... Okay po ba? Ganun na career. Okay, nasagot ka na pala yun. Teka, kailangan kong kausapin yung mga ano. Aray ko! Pwede mong hawakan to? Hindi. Nag-video ka ba? Hindi. Habang ano, naka-live kasi eh. Hawakan mo lang. Okay. Ay, nakatapat saan? Tanggalin mo na lang to. Yung double. Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko alam paano eh. Ay, wala. Ay. May recruiter. Ito naka-live pa rin daw. Wakan ko lang. Hi, guys. Go, go. Hindi ka sira eh. Mukhang hindi naman. Mukhang naman siya matibay. Mukhang live pa to eh. Good siya pero parang shift, parang starting ka. Parang no. San po kayo? Nandito po kami sa Eton Centris. Hindi ko alam po saan exactly. Hindi ko alam eh. Tapat ate kila Alvin. Alvin, ang building to? Ito HP. Dati, taxi. Yan ako dati. Dating HP. Naka-live nga pala to, guys. Ay, naka-live pala tayo. Dahil kayo. Mas makikita naman ata nila kung nasan. Sana.
Sama-sama na tayo para ano. Dai, dai, try pa sa bahay mo lang din nalang kahit isa. Naiyak na daw sa ano. So inspired. Okay, so lapit na. Para marinig yung magsasalita sa harapan para naman ano, di siya mahirapan. Maganda yata yung iba dito sa kabila para dito na lang sa gitna yung magsasalita. So some dito, lipat na lang dito. Raymento, yes, of course. There's always a chance, no? Basta magtry ka lang. Lipat kayo yung iba dito. Okay, so currently naka-live din tayo. Marami nagtatanong, oh. Hindi ko masagot yung iba. So next time punta kayo rito para ano, yung masagot namin yung mga tanong niyo, di ba? Para mahaba rin yung kwentuhan. But Nirig ba ako dyan? So, ito na, sasayaw na ako. So, ilan yung grupo natin? 4, di ba? So, ano lang, since nag-share kayo ng mga kwento nyo sa mga group nyo, we want everyone to hear your stories din. Again, dahil nga hindi natin kaya na lahat magsasalita, select lang from each group. So, maybe a couple per group ang magsasalita. Siguro, ano, instead of me pointing out kung sino yung magsasalita sa inyo, pwedeng i-volunteer nyo, gusto mag-volunteer. Kung may compelling talaga na story na magandang i-share, mas maganda ma-share natin sa lahat, di ba? Alam na, pag nakakaiyak, di ba? Yung mga nakakaiyak, sarap na ano yan. Dinig ba ako? So, yun lang. Sino ba yung group 1? Saan yung... Magsama-sama ba kayo? Or nagbatak-batak? Group 2? Saan yung group 1? Ito yung group 1, ano? Group 2? Ito? 4. Group 3? Teka. Nagulo na ako? Ayun yung group 3. Okay. So, siguro wala tayo from group 2. Two people who's willing to talk. Again, same lang naman yung question, same lang yung sasabihin. Then take this as an opportunity to be able to speak publicly. Mabuo yung ano nyo, mabuo yung kumpiyansa nyo magsalita in front of other people. Sa mga di nakakilala sa akin, dati di naman ako ganito. Sobrang reserved ko, introvert, and sobrang takot sa tao. But dahil lang sa kaagan to, medyo kumapal ang mukha. Ganun lang yan, parang mong ginagad-gad yung mukha mo para kumapal eh. So, take this opportunity to ano, to develop that skill. So group 2. Yes? Go. Nice! Sayang, wala ko pamigay ngayon eh. Wala. Okay, game. Good afternoon guys, I'm James. So ayun, I've been a software engineer for 1 year and 6 months lang. Nice! Okay. So, nag-aral ako ng civil engineering for 3 years. And then, I drop out because of financial difficulties, plus my business. Kasi yung business ko inabutan ng pandemic, so I had to close down. What business?
tutorial center and perfume. Oh, okay, okay, okay. So, ayun, nung nalugi, I thought, kailangan ko maghanap ng more, paano ba, yung napapanahon na job na medyo pandemic proof. So, yun, nag-aral ako ng programming by a bit. Tapos naghanap ako ng bootcamp na kasalian para mas mataas yung chances na makahanap ng work. Kasi, so, yung background ko nga is undergrad, walang prior work experience. So, baka lampasan lang ng mga recruiters yung resume ko. So, ayun. Kaplay ako sa Avion. So, after 6 months sa bootcamp, maghanap ng work. Tapos yun, sinerte naman, makahanap ng work. And then, ayun. So, 1 year, 6 months na ako. Tapos naging meet na rin ako. Then, so in 2 months, papadala pala sa Japan for the assignment. Ooh, nice! Congrats! So, may ganung opportunity sa company, sa ibang mga companies. Tapos, ayun lang. Nice to meet you. Congrats, congrats. Thank you. Okay, so, balikan natin mamaya yung group 2. Group 3. Group 3. Oh, sige, sige. Nice one. Guys, pangalan ko pala is Efren Anthony Cortez. Narinig ba ako sa likod? Okay, awesome. Pwede nyo akong tawagin EA. So, prior to tech, kakashift ko lang sa tech actually. And prior to tech, I've been with the BPO industry for more than 5 years. Kailan ka nag-shift na? Dito lang. Kakastart ko lang. As in? Oo. Nice! Ilang buwan mo tinrabaho? Habang wala pa akong work. Kano katagal? Mga 3 to 4 months. Woo! Bilis! Okay. Kasi okay. Prior to that, nag-aral na ako. So, okay, okay. Ayun. So, first up, walang direction yung buhay ko. Accountancy student ako sa province. Hindi ko gusto yung ginagawa ko. So, lumabas ako ng Maynila. Nag-IT related course ako dito sa Manila while working as a call center agent. Doon ako nagsimula sa call center agent, customer service, tech support for more than 3 years. Ayun, ginawa ko lang. Hindi ako masaya kasi parang hindi, ano lang siya eh, wala ka lang choice eh. Kasi di ka naman graduate, mas mahirap ka makahanap ng work. So, ayun, naswerte lang ako nung last 2 to 3 years. Digital marketing project sa isang BPO company. Itago natin sa pangalang Pabulsan. Hindi ko kilala yan. Ano yan? Ang maganda naman dun sa Pabulsan, meron silang mga online courses, training. So, I took advantage of it while on top of my workload. So, yun. Tinitake ko yung mga courses sila tapos training. Tapos, yun. Second, attendance ko na dito sa TCS. Oh, yes, yes. First attendance ko is na dun pa ako sa video company. Oo, di ba? Nice. Yun ako nagkalakas ng loob mag-resign dahil sa TCS. Kasalanan pala namin. Grabe, nasisi pa. Pioneer ka. Tapos, wala nang direction yung buhay ko doon. Parang hindi na ako nag-grow. So, ginawa ko na siyang parang sign na, baka yun na yung sign na mag-ship ako sa tech. Though, maraming challenges kasi hindi naman ako graduate. Alam mo yun, tapos yung knowledge ko hindi pa naman ganun ka-solid. So, tapos kaka-resign ko lang para mabigat pa yung load ko. So, alam mo yung nagpo-code ka, tapos hindi ka emotionally ready. So, parang mas effort yung pagpo-code mo. Pag wala doon yung loob mo, yung gano'n. Ang ginawa ko lang is habang naghahanap-hanap ng trabaho sa LinkedIn, sa kusaan, I just continue coding kahit, alam mo yun, kahit hindi ka emotionally okay. Hanggang sa nagkaroon lang ako ng opportunity with a software company. Nag-start sila dito sa Philippines. I was hired a survey programmer. And sabi na natin 20% scripting, 80% they use local. Local technology, so everything is drag and drop, those tech implementation specialists. So, my clients kami, we also have like, we apply agile methodologies. We implement, yun yung first job, first work ko. I have second, work it naman pala yung pagre-resign ko. Yung first step lang talaga. Lahat sila full time. So, yung grabe ka. Guys, kailangan pa magkaroon ng courage and willingness na ito yung gusto mong gawin. Adik ka. Yung isa is next. So, syempre merong risk na associated. So, pinudo lang ako ni Kuya Dev. Kasama na.
ayun, ang tip ko lang siguro sa lahat is, dun sa mga current work nyo, try to take advantage of any tech-related stuff na meron kayo para pag nag-resign kayo, pwede rin siyang i-carry forward sa next company nyo as transferable skills. And ayun, hopefully ready kayo pag in case na hindi kayo makahanap agad ng... Ayun lang po. Thank you. Nice. Ayun, kasi tinanong nila ako, so bale, dalawang full-time job ka, so paano ka nag-tulog? Grabe ka! 4 to 6 hours. Pero ngayon, kompleto pa naman yung tulog ko. So, kasi maganda naman, flexi time naman yung isa, so pag medyo chill dun sa isa, ayun. Wag niyo po akong gayahin. Walang goal ko naman, hopefully, is sana magkaroon ng ng isang job na lang and hoping to explore other tech roles as well within those companies. And let's see. Actually, mag-aaral pa rin nga pala ako kasi undergraduate din ako. So, I'm not sure. Yun yung isa sa dilemma ko kung ipagpapatuloy ko pa yung degree ko or Okay. Thank you. Guys. Sana may ma-inspire na lang ako sa inyo. Mamay na babu, may mabudol. May mabudol na. Thank you, yay. Sa ano ba tayo? Group 2, 3, group 1. Sa group 1 naman. Sinong willing mag ano? Hello po, my name is Genesis. Araw. Dalawang beses po akong drop off. Hindi po ako kumuha ng bootcamps. Wala rin po akong certificates. After my second dropout, ang ginawa ko lang po ay mag-code ng mag-code dahil meron po akong gustong habulin mula dun sa code. A hobby. Eventually, after 5 or 6 years, napresyo po ako ng nanay ko na maghanap ng trabaho. And now, I'm currently employed in an international venture capital company. Ang masasuggest ko lang naman po ay Okay. Teka, ano yung work mo na currently? Backend developer. Ah, backend na. Paano yung naging process mo applying? Nag-apply po ako sa... Meron nakita po akong post sa Reddit. Naghanap ko sila ng isang backend developer. Sa Reddit? Yes, sa Reddit po. Okay. Tapos, in-interview po nila ako. Binigyan po nila ako ng technical interview. Nakita po nila ang capabilities ko in 3 languages required nila. Uh-huh. And then yun, nakapasok po ako as a junior backend developer. Galing. International, ibig sabihin wala sila rito. Nice. Anong country? US-based. Nice. Ano yun, first try or nag-apply ka rin sa marami? Nag-apply rin po ako sa marami. Ang dami pong nag-reject sa akin dahil wala po experience. Ilan yung sabihin natin ilan yung inabot na applications mo bago ka na nakuha ng isang matamis na 25. Mabilis ka pa. Tsaka sabi mo nga pinanay mo yung pagko-code so ayun. Bakit takot ka ba sa aso? Yes. Go. Araw. Pero ano mas nasabi niyo sa bootcamps? Wag ka, no? Wag on the spot. It's a trap. Yun. Nakalive ako, ha? Baka nag-record, ha? Hindi. Kasi, usually nakikita ko sa bootcamps ay meron mga bootcamps dyan. mga resources na makikita nyo naman sa internet. So, ang suggest ko, try nyo pilita mag-aral sa internet. O kung may bootcamp kayo makita na meron nakalagay ng syllabus, hindi nyo lang yung syllabus. And then, try nyo pilitin sa internet nyo na okay rito. Hanapin yung dapat kayo. Because it's so easy. Maaraw na rin dyan eh. Doon lang. Yun, kung yung sinabi niya. Saan ako sasalita dyan pag wala ng video. But yeah, thank you. Thank you for for sharing. Sino ba? Sino pang next group? 4? Group 4 ba? Nice one. Hindi masyadong madra. Ano yan? So, ako si Christian.
So currently working ako sa data engineer. So before I was process engineer sa manufacturing company. And nag-work ako doon ng around 3 years. So basically bakit ako biglang data engineer ngayon sa process engineer. So 2.5 years sa work ko na yun. Parang naging frustrated ako kasi parang kahit anong work yung gawin ko, kahit anong effort, parang tatakbo pa rin yung company ko eh. Parang tatakbo pa rin yung department namin, wala akong ginagawa or something. Kahit yung best effort nila. So, parang na-frustrate ako kasi parang yung work ko hindi relevant pala for the company. So, that time, habang nasa work ako, inaaral ko yung normally, ganito yung path ng sa data field. So, Excel muna, learn how to Excel, then macro, BBA. Then after that, nag-apply ako outside as a business analyst. So, sa ganyan. Then, after no, so around or nag-ano ako, parang sabihin natin job offer yung tawag doon. Pero hindi ko yung masyakasana kasi yung mga company nag-contact sa akin for nung naging parang business analyst na ako. So parang doon pa lang nakita ko na yung relevance pa lang sa part na ito yung role ko, tapos kinukontakt na din ako ng ibang company. Unlike sa before na nandun na ako pero wala pa rin relevant. Parang hindi ka pa rin feel yung relevant. So that's parang yun yung na-fail ko ngayon sa tech. And right now, luckily na-hire ako as a data engineer. So, and sobrang feel ko, sobrang relevant ng work. Kasi parang may independence ako to do my projects, migration sa cloud, data pipelines, ganyan. So, yun yung parang sinasabi ko, isa sa pinaka-rewarding na nakuha ko sa tech companies, yung relevance sa mga ginagawa ko. And also, may freedom pa ako ngayon kasi I was recently accepted sa program ni UP Diliman as Master of Engineering in AI. Nice! Ganda! So, ayun. Sobrang lucky ko din sa company ko kasi parang sobrang flexible ko. Sabihin ko lang kay manager na may exam po ako tomorrow. I-accept niya. Basta magawa ko ng work ko. Parang yun yung yung caveat lang. Dapat magami work mo. So yun yung And siguro isa pa, sa future. So, sa future, nandun yung kung ba't ako nagtitake ng AI. Kasi right now, I'm more on focus sa analytics side. And I want to venture pa sa other side of data, which is the machine learning, the AI. So yun yung mga part na yun. And siguro message na lang. So sa tech career shifting, isang pinaka-factor is yung swerte. Pero para maging maswerte ka, dapat you're ready. Kasi pag hindi ka ready, pag wala kang minaaral, hindi ka pa ready sa kailangan ng mga company, hindi ka magiging maswerte. So be ready lang and yung swerte is darating ganun. Anytime kapag may nag-open na doon. Ayun. Thank you. Okay, one round pa uli. Another from group 1. Babae naman! Sino volunteer? Go! I-share lang naman. Ano ba kayo? Group 1 kayo? Group 4? 1? Yun, yan! Yes! Hello po, ako si Alan. Currently, I'm working as an accounting analyst. Currently po, I'm working as an accounting analyst. Tapos, BSA grad po ako. Tapos, naisipan ko mag-career shift. Yes, okay. Tapos, siguro ang hindrance lang sa akin sa pag-aaral is yung full-time job ko kasi hindi ko din malasto yung full-time job. Gusto ko din mag-bootcamp, kaya lang din mahirap. Risky din siya. Kaya magkamali pa ako ng bootcamp na mapili, tapos babayaran din yun. Tapos, inaaral ko po ngayon is yung Python. Good.
Bale, nag-start ako sa pre-code camp, tapos nag-YouTube din ako, ganun. Tapos, yung The Odin Project. Yung sa pre-code camp, may Python na sila na mini-take. Kamusta siya? Okay naman. Ano yung, ano pa rin? Interactive pa rin siya, or... May video po siya na tutorial, tapos may questions, exercises sa dulo. Na magko-code ka, gano'n. Ah, oh. Oh, ganda. Okay. Hindi ko na kasi nabutan eh. Dati kasi JavaScript lang eh. Ayun. Nice. Thank you. Ah, ilan, gano'n ka na katagal nag-aaral? This year pa lang. This year. Start of the year. Okay. Tapos hopefully makapag-ship din ako this year. Sa web dev or ano, what? Web dev. Good. Thank you. Group 3. Binovolunteer ka eh, wala na. Dito ka na. Kaya mo yan. Fighting. Push. So I'm Dav, and nag-start po akong magpa-interest sa web dev. Una na kasi ang nasa isip ko, gusto ko lang ng extra income. Yun, extra income lang. Meron po akong day job sa BPO. So mga 3 years wait na ako. So dumating na ako sa point ng ano, like na kina-question ko na yung sarili ko, ganyan. Kung ano ba yung pwedeng skill na magugustuhan ko in the future, tsaka ano yung mga in the long term na magiging okay siya. So, wala akong plano talaga. Just nag-scroll na ako sa Facebook, tumitingin na ako ng mga, yung mga sponsored na posts, kung ano yung mga pwede mong enrollan na courses. Ayun, nakita ko pa nga that time is BA. So, parang generic siya. Meron siya appointment setting, meron siya social media managing, meron siyang ano, creative website creation ng WordPress, tapos and all. So lahat kami mga personal projects na pinapagawa, lahat yung ginawa ko. Then during that time, pinakiramdaman ko yung sarili ko. Alin ba dito yung parang feeling ko kahit paano fulfilled ako. Na natapos ko siya. So una, nagka-interest ako sa WordPress. Then after my project, parang doon na lumabas yung curiosity ko na paano ba i-create header out of nothing from scratch. Kasi yung most likely doon is parang drag and drop. So doon na nag-start, pero wala akong awareness about software development, about tech, wala. Sobrang wala talaga, lack of awareness. So may kinausap ako na prof sa isang school, small school lang naman siya, then nagpag-tutor ako sa kanya. Ang alam ko lang talagang term dati is full stack. Ilang alam ko, sabi ko, sir, turuan mo nga ako ng full stack. Ganun, sobrang confident ko pa rin, pero di ko alam kung ano ibig sabihin. Tapos sabi niya, anong gusto mong aralin sa full stack? Tapos in-explain niya yung lahat ng different lang. Sige, turo mo lahat yan sa akin, sir. Turo mo lahat. Sige, turo mo lang, sir. Kaya ko yan. Ganun lang. Parang ano pa siya, nagda-doubt. Siyempre, parang alam niya na hindi ko pa alam yung wasa sa akin. After nun, tinuruan niya ako HTML, CSS. Para sa ko, sir, kahit ano lang, kahit fundamentals lang, magkaroon ako ng awareness. Yung mga bootcamps, naririnig-rinig ko na siya, pero hindi ko alam kung anong meron sa bootcamp. Tapos, yun, tinuruan naman niya ako, and noong time na yun, nag-stop na rin. Nag-try akong mag-self-learning. Most likely, mga YouTube. Parang lagi na ako nag-check sa YouTube na paano ba i-create kung mga ganito. Wala pa akong alam sa yung responsive website. So, nakakreate ako ng first website pero hindi siya responsive. Tapos yun, naanak yung puno ko. Tapos sabi ko, ano ba ito? Bakit sa gantong street? Magulo, ganyan. So, parang back and forth. Tapos, one time, yung parang kababata ko, nakikita niya yung struggle ko, sabi niya, alam mo ano, ipapakilala ko sa yung kakilala ko sa industry ng IT. Kausapin mo siya para at least may makausap ka tungkol sa mga dilemma. So parang kinausap ko siya online.
tapos kwento-kwento. Tapos pinakilala naman niya ako kay Ate Marge saka kay Kuya Amel. Ay, ba't dyan pa? Yung dalawang yun, yun pa nakilala mo? Tapos nahingi din ako mga, parang mga simple advice, ganyan. Tapos ito, recently nag-sign up na rin ako sa Meetup. So yun. Pero ang target ko, medyo naging realistic na ako ngayon. Front-end, so, React. Ayaw na full stack. Pwede siguro in the future. So yun po. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Ano na pa ba? Group 1, group... Ano ulit yun? 3? 3 yun, no? Sige, group 4. Sa group 4. Saan ba yung group 4? Ito ba? Group 2 kayo. Sino group 4? Group 4? Ba't inuturo lahat ng babae, no? Yung batch na to, babae lahat, ganun ba? Ano, go! Marami naman na nauna, so okay na yan. Matawa topic. Don't shy, don't shy! Yeah, saglit lang, saglit lang. Anyone. Go. Lina. Yan, nice. Ito, gusto ko malaman ng ano nito, progress nito eh. Hi guys, my name is Joe. I'm an undergrad and a first year. So, ang program ko talaga nung college ako is agriculture. Tapos, nag-drop out ako nitong pandemic kasi ayaw ko ng online classes. Tapos, virtually nagpaspad ako sa call center. Nagtrabaho muna ako. Tapos, nagkaroon ako ng opportunity na maging freelancer. So, basically, naging operations manager ako doon. Tapos, nag-create kami ng Shopify website. Nagiging email and chat support din ako, everything. Tapos, in-encourage ako nung boss ko noon before na maging, ano, pumasok sa tech industry. Dapat sa cybers nag ako, pero ngayon, nasa web development ako. Nasa front-end web development. Tapos, yun lang. Bali, nag-enroll ako ng bootcamp sa Zuita. 1 month na pag-aaral ng sa bootcamp na start na akong magpasa ng mga applications. Then, another month na nagkaroon ako ng bootcamp. Nice. Even before finishing bootcamp, nakakuha ka na na, no? Ang advice ko lang is, pag meron na kayong knowledge or nasimulan nyo na, siguro start applying para yung knowledge na natitunan nyo is ma-apply nyo sa ating mga na doon nyo na siya i- Nice. Thanks. Sino pa ba? Ano pang huling nandiyan na tawag na group? Two? Sa group 2? Yes. Yeah, the last person. Hindi man to nakakaiyak pero nakaka-entertain ko, nakakatawa. Ako nga pala si Ivan. Ivan nga pala. Pero hindi yung pangalan ko sa Facebook ha. Makahanapin nyo, Ivan nga pala eh. Basta Ivan yung pangalan ko. High school graduate. Hindi na patungkong ng college. As in, not even first year, ganun. Not even first year. Okay, high okay. School lang. Okay. Tapos, pero ano ko, but I'm a vocational graduate in TESDA. Computer System Servicing to BSA.
And I have an NC2 on it. Ayun. So, saan license ko sa decision? Kumagawa ang mga computer na gaya ito. Mag-troubleshoot ako. Tapos, maka-interest ako sa tech since I was a senior high school, grade 11. Especially in web development, front end. Kaya nagsimula ako mag-aral, gamit ko solo learn app. Ah, okay. Solo learn. Sa cellphone? Sa cellphone. Oh, nice. Doon ako nagko-code sa cellphone. Okay. Naisip ko yun, nakatawa na ako eh. Sa cellphone. Bakit? Tapos, yun, hindi ko na asikaso dahil nga maraming nangyari sa amin. So, nag-start over again ako last February. Nag-aral ako ng web development. Gamit ko naman W3 school sa kahit ibang website. So, I'm a self-taught web developer, especially in front-end. Pero wala pa ang trabaho sa front-end. Naghanap pa lang. Naghanap pa lang, okay. Since ano ako naghanap eh, October. Okay, so, okay. November pa lang. Kumbaga, sabi niya ni Kuya Dev dun sa podcast niya, kahit isang project lang dun sa pinag-aralan mo, apply ka na. Tama po ba, Dev? Yes. Sa Spotify nyo, nakikinig po kasi ako ng... Di ako yun eh. AI lang yun, AI lang. Hindi, AI po kayo. Hindi, AI, baka yun kayo yan. Oo, baka nga. Oo. Baka ano lang to. Hologram lang to. Sino ba may kakayang hack? Hack nyo nga to. Hindi kasi ako hacker eh, ano lang ako, web-developer lang ako. Kasi ang ginagawa ko noon, siyempre nga, high school lang ako. Ang work experience ko is more on informal, baga hindi siya incorporate. Nagpapakir ako, nagkakarwash ako, naglilinis ng dati, okay. Before the pandemic. Hustle! Walang pandemic. Nung may nagka-pandemic na, wala akong trabaho nun. So, wala akong income nun. Pero, tapos, nagka-trabaho ulit ako. Nagtitinda-tinda ako nun eh. Ano, especially pagkain. Tapos, meron din akong, ano, mga racket. Online? Nag-online ka ba? Sa online, oo. Tapos, ang nag-aral din ako ng social media management dahil sa ICT may libre kasi silang program nun eh. May free seminar sila nun eh. So, ginamit ko yun para doon sa racket ko. Okay, racket ko na yun eh. Business ko na rin yun. Oo. Pero freelance lang. Tapos ngayon, ang ginagawa ko naman ngayon, nag-apply ako, syempre. Iba rin eh. Nakakuha ka na ng interviews? Meron, ilang beses na. Pero more on BPO din. Ah, BPO pa rin, oo. Meron sa tech, Accenture. Accenture. Exam. Pero wala pa yung result eh. Matagal sila. Matagal nga daw po eh. Sabi nga rin po sa group natin eh, matagal din talaga. Matagal talaga. Praksis ang Accenture eh. Baga sa ngayon ano ako, ngayon nga naka-probation ako eh. Sa call center sa Filipino. Baga starting Meetup. Training pa lang yung training. Probation. Ano yung calls? Tech support? Ano ba? Ano? Customer support. Customer support. CSR. Kali ang ano ko. Pero ano talaga, makatik talaga ako eh. Yung sa front end, sa web development. Kasi hindi ko yung ano eh, mag-design din ng mga website eh. Lalo yung mga magaganda, tulad ng saling yan, ano, mga ganyan. Pero sa web, ito, architect design yun eh. Ganyan eh. Tapos, nag-aral ako ng ano ngayon, back-end. Earn stock. Dahil hindi pa tagang, hindi
ko pa sa gamit pero nag-aaral ako pala. So kahit na nag-apply pa rin ako, mapipigilan ng mag-apply kasi meron na ako. Meron na rin akong ano eh, may portfolio na rin ako eh. At sa LinkedIn ko. Tapos gusto mo makita ng portfolio ko sa LinkedIn ko. Yung naman gustong kumunik sa akin, andun. Ang goals ko is, yung matuloy talaga, magtuloy-tuloy ako sa DP ko. Para masustento ako, syempre yung pag-detect ko. Para makapag-shift na rin talaga ako sa tech. Makapag-hack-skill ako sa tech. Maging isang developer, either front-end, back-end, mid-end. Pero mag-end yan. Nag-stand up to siya. Kaya nyo, may libreng stand up comedian kayo. Target ko naman matuto ng cyber security, especially in defense. Alam nyo yung phishing, yung mga scam na yan sa text, sa Facebook, yung kunyari may virus na virus yung cellphone ninyo, laptop ninyo, desktop ninyo, kung naman. Yun yung nais kong mamitigit o makontra. Kasi marami rin na pay-per-view yan, marami perang nawawala dyan. Kahit dito man saan natin. Sa network ba yun yung ano, para makotektahan yung mga network ng mga businesses sa tulad nyo. So, yan. Kailangan nila. Diba pang mga kailangan? Saka, syempre ako, negosyante rin ako na gumagamit ng computer. Kailangan secure yung mga computer systems ko. Patulad sa cellphone ko, laptop ko. Kailangan secure yung mga yan. Para magawa ko yung mga kailangan kong gawin as a businessman. Tsaka tungkol nyo sa racket ko, maraming na rin akong sinubukan eh. Kaya try ang kong isang sigdan talaga. Ngayon nga, may racket ako ngayon eh. Sa pagte-technician ko, tapos yung sa social media management ko, gumagawa ko ng content using ChatGPT. With the help of ChatGPT and Canva. Kasalamat ko sa DICT dahil nagkaroon ako ng skills doon. Ah, nagturo sila? Opo, sa Region 3. May sila ChatGPT? Yes. Oh, galing ah. Turo nila paano gumagawa. Ayos. Pero basic pa lang yan. Maraming pang pagkutuan sa ChatGPT. Pero nagagamit ko na. Kaya, makiuso na rin ka sa ChatGPT. Kasi nga, panoon na ng AI eh. At maraming kapansin sa rin gagamit niyan. Katulad ko. Katulad ng mga negosyo ko. Saka yung mga future na negosyo ko. Mga discussion yung kemi-kemi ko. Ayun, ang obstacles ko lang eh. Sa amin kasi matumal yung service. Nag-isip nga ako, nilipat na lang ako yung malugar. Kung may malipatan ako. Tapos, kasi unahin ko yung pagkain. Saka yung pagpaka paano pa akong ikita ng palaki. Kaya nga ako nag-a-apply. Pila ko maasa sa freelance. Kaya ganun ako. Nagawa ko. Saka try and play din talaga until you succeed. Hanggang sa nakuha mo yung deserve mo. Katulad ko, naghahanap ako ngayon. Sa katunayan nga, hindi ko na nga mabilang kung ilan yung in-applyan ko eh. Saka isang daan ka na ba? Meron siguro, hindi ko na mabilang. Lagwas na. Mga ganun bilang. Lahat na yun ah, pati yung kulit. Baga, sa iba kasing company, paulit-ulit ako nag-apply eh. Lalo sa BPO, kasi sabi yun ako, balik ka ulit after 15 days, 1 month, you know. Oo.
Kasama rin nila yun. Saka, ang vision ko sa bansa natin eh, tayo yung nangunguna sa cyber security, especially in defense. Hmm. Pag eh, yung mga hacker sa China, hacker sa US, hacker sa Israel, hindi siya kayo basta-basta ma-hack niyan. Kumbaga sila pa yung humihingi ng tulong sa atin in the future. Katulad ni Kuya Dev, may vision din siya na may bisyo ako, may bisyo, bisyo. Bisyo. Ang bisyo mo lang naman, inspire kami. Yun. Baga, ma-inspire yung maraming tao, especially kabataan na mag-tech, mag-tech industry. Kasama ako ni Kuya Dev. Nah. Salamat, salamat. Kasama ako kita, Kuya Dev. Kuya Dev. Try ko nga yung URL na yun eh, pana. Oo! Oh, kung gusto nyo makita yung website si Kuya Dev. Nako! Kuya.dev lang yan. Walang laman eh! Eto, oh, rem lang pa is Kuya Dev. Ayan. Oh. Ito walang laman. Kaya so, minsan nararamdaman ko rin ayoko ng mag-food o kaya nadi-discourage ako. O kaya kami nalulungkot ako. Pero kahit ganun ako, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-training. Katulad na sinabi ni Kuya Kisa dyan. Kasi kahit anong pang nararamdaman ko, gawin mo pa rin. Bilang lalaki ganun kasi. Wala magkalalaki. Kahit na nalulungkot ka, masaya ka, galit ka sa amo mo, especially or sa jowa niyo. Ewan ko ba? Basta pa may nararamdaman kayo ganun. Sa mga lalaki to ha, gagawin niyo pa rin yung kailangan niyo gawin, yung duty. Ano? Mga lalaki dyan, usual ko. Shoutout sa inyo. Okay na? Siguro wrap up na lang para ano, para may ano, makapagsalita pa tayo. Sige, yun na lahat. Next! Next na. Salamat, salamat sa very passionate ano mo. Sharing ng iyong experience. So, yeah, sana. Tapos na lahat, no? Okay na tayo? Ha? Grabe kayo. Sabang-sawa na ako mag-share ng kwento ko. Hindi, siguro ina lang natin. I-wrap up lang natin yung mga naging napag-usapan, yung common na experiences. Mamaya pagpatay ng video, sabihin ko about bootcamps. Pero, ha? Sa Reddit, no? De, actually, napakahalagang ano nun, napakahalagang insight nun. Nakakuha siyang trabaho sa Reddit. Napakahalaga nun kasi, di ba, lahat ng tao nga, nag-a-apply through resumes, through LinkedIn, through ano, eh ang daming ibang ways na hindi alam ng ibang tao. You have to find those ways eh. Lalo na pag career shifter ka, you have to be very creative kung saan ka makakaharap ng trabaho. So, kahit na mag-message kayo sa mga, di ba, sa mga employees dun sa mga companies, kausapin nyo sila, baka may opening dyan, baka naman, di ba? Baka naman. Tagalugin nyo, kahit ano, di ba? Bigay ni Min. Pero, malay nyo kasi eh. Hindi nyo alam kung saan magagaling yung opportunity eh. Although yun, may highway kayong pinupuntahan, minsan liko-ligo kayo sa iba at try nyo hanapin kung saan yung magandang makaano, makaharap ng trabaho. Tapos, tulad ko, nakakaharap ng trabaho sa ano eh? Sa Facebook. LinkedIn, oo. Mas marami sa LinkedIn. Facebook, may mga nag-a-approach. Kasi di mo rin alam eh. Basta, huwag kayong ano, huwag kayong masyadong sarado na resume lang, LinkedIn lang. Hanap din kayo ng ibang paraan. Itong ginagawa ko, itong pag-build ng Kuya Dev, kasama to. Kasama yan. Di ba parang, they know me na developer ako. Baka naman pwede ka namin i-recruit. Di ba? They know what I'm doing. So, if ever, kunyari, makapal din mukha nyo, gusto nyo mag-build ng online brand, pwede nyo gawin yun. Mm. Two. Nilabanan. Better and bigger. Okay.
Actually, yung kaninang pinuntahan ko, may event kasi yung PLM. Nag-talk ako about ano naman. Building resumes and getting, doing well in interviews. So, naka-record yun. Baka i-share ko someday pag nagka-oras ulit ako. I-upload ko. Then, abangan nyo. Yung sinasabi ko ngayon, yun din yung sinabi ko dun. Abangan nyo na lang siguro. Lalo na yung about resume din. Paano pagandahin. Tsaka paano yung approach ngayon. Kasi parang nagbabago eh. May ginagamit kasi ngayon yung mga HR na tinatawag na ATS eh. ATS? Oo, diba? Kailangan medyo yung yung resume natin nakabagay doon. Parang before pandemic, parang yung mga resume, ang gaganda, di ba? Yung graphics eh. Ngayon, hindi na ulit ganun. Balik na ulit tayo sa text. Nag-turn around eh. Kulit eh. Pero, yun. Yung mga ganun, siguro, i-share ko na lang sa i-upload ko na sa YouTube pagka nagka-oras. Then, siguro, open forum tayo. Bago tayo mag-end. Open forum, kung may mga questions, i-raise nyo na ngayon para hindi nyo na kailangan na i-post sa group. Mabash kayo ng ibang tao to. Nakakainis minsan eh. Pero, ganun eh. Siguro patayin ko na to para pwede na ako magsinungaling. Teka. So, sa mga nasa online, salamat sa say bye guys. Thank you sa mga nanood. And next time, sama kayo. Paano ba patayin to? Ayan. TikTok, man.